Toto the Boys, and we have our very good friend, yes. Mr. Asuka. Asuka. Yes. Hello, everybody. Hello, everyone. Magandang magandang araw po sa inyong lahat, and it's gabi na pala. Magandang gabi sa inyong lahat. Yes, and now there will be three foreign mother here. Yes. Yes, one is from Indonesia, one is from Vietnam, and including our beautiful Jen, Miss Jen from Philippines. Also, thank you very much, Sir Asuka. Thank you for coming. Bye-bye. Paalam. Kanina nga po ay natapos yung live session natin with New Power Party, and I think I have to do this final words kasi meron kaming napag-usapan offline after the live na sa tingin ko dapat lahat ng taong manonood pa ng video at saka yung nakapanood dapat po ninyong malaman itong side na to. Sa lahat ng napag-usapan namin kanina, that was all about the situation, the issue. And yeah, that is right that maybe people can change. Our own selves can change kasi hindi natin mabago yung ibang tao maliban yung sarili po natin. But it will take a long time para po mabago ang isang tao or yung sarili natin since we have our own nurturing. And lahat ng mga nalalaman natin noon at ngayon, mahirap po ipag sabay-sabay. So instead of focusing on when to change, let's focus on the solution. Hindi lang naman kultura po yung problema natin, hindi lang din po yung kapwa-tao at saka yung pagtingin sa isang bagay. Sa tingin ko po, lahat ng to pwede nating masolusyonan through familiarity dito sa Taiwan. So, why did I say familiarity? Kasi nga, dito sa Taiwan, mostly yung nakikita nila in their typical or day-to-day life ay mga domestic helper na Pilipino or domestic helper na Indonesian, Vietnamese, or basta taga Southeast Asia, usually talaga ay nasa bahay. They will also have that kind of, masasabi nating stereotype, kasi isa lang na side yung nakikita nila. The solution to all these issues is familiarity, just like Singapore. If may makita yung mga Taiwanese dito na, ay, meron pala mga professional na taga Southeast Asia. So, kapag sa araw-araw nilang pamumuhay, may nakikita silang professional na Filipino, like isang guro, isang professional na Indonesians, like mga engineer, o oh, diba? So, or designer. So, ang maganda dyan, kapag araw-araw nilang nakikita iba't ibang klase na taga Southeast Asian nation, hindi na nila maiisip yung first impression nila na, ah, domestic helper siya. 如果我们一直讲问题,我怕我们的台湾朋友们会觉得,那么多问题怎么办?那我们已经 有努力帮助新住民朋友,那个我们有感觉到,我们有看到很多,真的很多,现在活动多,在希望帮助到新住民朋友。那我们的 host 也有讲到,应该要想办法真正的帮助我们。那现在的 solution 真的是什么呢? 然我们台湾的国家 open to 其他国家,东南亚国家 的 professional. 因为我们这里的工作也有很多需要不一样的想法,然后能力在不一样的国家,不是只有会让那个国家好,我们这边台湾国家也会变更好。所以如果我们这边每天生活都会看到东南亚 的 professionals 的话, 一定会改变到, and that's the best solution. So, 希望 现在的 government 会越来越 open, and 大家会有更多机会来这边上班、来这边工作，不是只有在家庭，是什么呢？就是在学校啊，或者帮忙设计很漂亮的东西。好, so thank you guys, and this is Jen. Goodbye. If you want to know more about Filipinos here in Taiwan, please don't forget.